Good day mga kabanyo, andito naman ang inyong lingkod na si Kuya Jubern's World. At syempre, may bago naman akong isi-share sa inyo kung paano mag-create ng isang USB installer. Gagamitin natin sa pag-install ng ating Windows kasi nga, di ba, nag-share ako sa inyo nakaraan ng kung paano mag-palit ng SSD. Pinalitan natin yung hard drive ng SSD kasi sira na. Ayun. So ang gagawin natin, ang gagawin ko ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano mag-create ng USB bootable USB installer. Tapos kung napanood niyo rin yung nakaraan, nag-share din ako kung paano mag-create ng ISO file. 'Yon ang gagamitin natin ngayon, yung ISO natin na create, 'yun ang gagamitin natin dito sa ating USB para sa ating USB installer. Okay. Syempre bago tayo mag-start sa ating gagawing video ngayong araw, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, hit the bell para lagi kayong updated sa aking i-upload na video. Yun, syempre. Okay, yung kailangan natin is syempre yung ating USB, unang-una. And then, yung ating... kasi nakasave na yung ating ISO file dito sa ating external drive, sa ating portable external drive. Ayan. Dito natin kukunin yung file and then nakapag-install na rin tayo sa ating PC ng Power ISO. Yun ang gagamitin natin para mag-create tayo ng USB installer. Ayan. Okay, mag-start na tayo mga kabonyo. Okay, yung available natin yung Windows dito, meron tayong available din na so marami akong mga file na ISO file. Meron na tayong Windows 7. Ayun, pero parang gusto kong Windows 7 na lang yung ating ilalagay sa ating USB installer. So, paano mag-create? Una-una, syempre, sasaksak na natin ang ating external drive. At din nandito, nakasaksak ang ating file. Dito, nakasave. Saksak muna natin. Ayun, nakasaksak na. Okay. And then, isasaksak na natin ang ating... Ayan. USB. Medyo maliit kasi ito aking USB. Well, hindi pa tayo nakabili ng mas malaking capacity, no? Parang ano lang yata ito, 4GB. Kayang-kaya na nito ang Windows 7. Hindi nito kakayanin ang Windows 11. Share ko na lang sa inyo paano mag-create ng bootable USB installer. Ayan. I-format natin. Format. Okay, 3.74 GB lang yung ating ang USB. Kaya ang magagawa lang natin ay ang tawag dito, Windows 7. So, bali ang i-create natin is Windows 7. Create tayo ng bootable USB installer. Okay, unang-una, ang kailangan natin ay exit na muna tayo rito, no. Power ISO, wag nating kalimutan i-run as administrator. Right click and run administrator. Okay. Paano makita natin, ano? Tasan natin yung ating okay, run administrator. Right click administrator. Yes. Okay, nandito tayo. Okay. Ang gagawin natin ngayon, pupunta tayo sa tools. And then, create bootable USB drive. Ito. Ito, nasa mouse pointer natin. Okay. Tools, create bootable USB drive. Okay. So, syempre, susunod natin gagawin ay yung source of image. Source image file natin. Punta tayo doon sa folder. Then, hanapin natin kung saan natin nakasave ang ating ISO file. Siguro ito na lang, Windows 7 Pro. Okay. And then, syempre, yung ating destination, yung ating USB. Yung 4GB. Okay. And then, syempre, yung write method natin, USB. Ayan. Ayan. Okay. And then, yun lang ang gagawin nyo. And then, start lang natin yung ating... Start mo lang yung ating button.
And then, sabi rito, all your data USB will be overwrite. Do you want to continue? Siyempre, yes. Wala na tayong laman doon sa ating USB. Yan, hintayin lang natin yan na matapos. Natapos na natin yung ating USB installer. Okay, tapos na. Successful na yung ating USB installer. I-check na lang natin. Okay, and then exit lang natin dito. Exit. Close lang din natin to. And then, punta tayo ng Windows Explorer. Okay, i-check natin doon sa ating drive app. Eto. Ayan o. Ayun, nagawa na natin. Ayan o. Punta tayo sa this computer. And then, eto na yung ating installer. Eto. Ayan o. Pag double click natin to, mag-i-install na to. Double click natin. Yung installer natin hindi yan gagana kasi nga yung Windows natin is Windows 10. Tapos yung ating USB installer, ano lang siya, Windows 7. Kaya hindi ito magra-run. Magra-run lang ito pag ibubot natin siya as USB. Eto, gagamitin natin to at sa susunod na i-share ko sa inyo, i-install natin itong operating system ng Windows 7 sa aking i-repair na laptop. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mga kabonyok. Natapos na natin yung ating Windows installer natin, USB bootable installer. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Okay, ayan. Nagawa na natin yung ating USB installer. So hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel kay Kuya Burns World, hit the bell para lagi kayong updated. Siyempre, next na i-share ko sa inyo kung paano mag-install ng Windows sa ating laptop. No, yun. Next na i-share ko sa inyo kung paano mag-install ng Windows sa ating laptop. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye!